Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita? WB Mila, ito yung time line dito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan naandito na tayo sa PHTV. Subscribe ka dyan mga kabalita. At ito lang mga kabalita, lagot na US Navy nagpadala umano ng karagdagang barko sa SCS. Inakusahan ng pambubuli. At yun, paalala lamang, ito yung reaction video lamang. Ang naman sumasalaraon dito, bahagi lamang na ating reaction video. At yun, play na natin. Iniulat ko umano ng warning shot ang isang barko ng Philippine Navy sa isang Chinese fishing vessel sa West Philippine Sea matapos peligroso umanong lumapit ito sa BRP Jose Rizal noong manakarang araw. Dineploy ng Philippine Navy ang isa sa pinakabagong warship nito na BRP Jose Rizal sa West Philippine Sea upang magsagawa ng monitoring at pagpapatrolya sa lugar nang bigla umano itong nilapitan ng isang fishing boat ng China. Agad na binalaan ng mga tripulante ng BRP Jose Rizal ang Chinese fishing vessel sa radyo, ngunit hindi umano ito sumagot at dumiretso patungo sa lokasyon ng nasabing warship, kaya nagdesisyon sila ng warning shot. Yan nga yung patuloy na nagiging hakbang ng ating mga barko na talagang ay maprotektahan yung ating mga teritoryo, na ito nga ang nagiging gawi ngayon na nararapat lamang na talagang harapin o harangin nga yung tila nga ba pumapasok ng mga illegal na nangingisda nga dito sa ating bahagi ng ating teritoryo. At hindi lamang yan, at syempre yung pumapasok ng mga barko ng mga checkwang to, nararapat lamang nasitahin at paalisin ng ating hukbo o ng ating hanay ito, na kung saan kung kinakailangan mag-warning shot talagang bigyan to, no? Dahil tila nga ba napatuloy namimihasa at talagang patuloy pinapasok yung ating mga teritoryo na kahit na napakalapit na sa atin. At tila nga ba nais pa talagang tayo utakan o talagang gulangan dito sa sarili na mismo nating mga teritoryo. Na nararapat lamang yung ating barko na pakitaan na nararapat na batas dito nga, no, sa ating teritoryo. Kung ano ang nararapat na talagang itugon sa mga checkwang to, ibigay nga ng ating mga hukbong naglalayag rito o ng ating bansa. Dahil nga sa mga checkwang to, talagang may sa dipunggol at dipungal nga yung pag-uugali o kautakan na talagang nais, no, na lamangan o talagang utakan yung ating bansa. At yun, tuloy pa natin. Tatlong beses umanong ang Philippine Navy ng warning shot bago lumiko ang Chinese fishing vessel, at sinabi ng mga crew na hindi umano sila magdadalawang isip na pasabugin ang fishing boat kung nagpumilit itong lumapit sa kanilang warship. Iniulat ito matapos nireject ng China ang panawagan ng Pilipinas at Estados Unidos na sundin ang arbitral ruling ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague noong 2016 tungkol sa isyu ng South China Sea dahil ang naging desisyon ay illegal umano. Sinabi ng tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng China na si Wang Wenbin ng kanilang bansa ay mayroon umanong indisputable sovereignty sa mga isla sa South China Sea at sa mga adjacent waters nito. Noong 2016, ang Arbitral Tribunal na nakabase sa The Hague ay nagdesisyon pabor sa Pilipinas na kung saan ay hinamon ito ang territorial claim ng komunistang bansa sa halos buong South China Sea, at sinabi ng tribunal na wala umanong basihan sa international na batas ang mga pag-aangkin ng Beijing. Nagbigay ng pahayag si Wang Wenbin matapos tanungin siya sa isang press briefing na magkomento sa sinabi ni US Secretary of State Antony Blinken ng Estados Unidos ay maninindigan kasama ang Pilipinas laban sa anumang intimidasyon o pamimilit ng ibang bansa kabilang na sa West Philippine Sea. Sinabi ni Wang na unang-una sa lahat, ang China ay labis na nababahala at mahigpit na tinututulan ang joint statement ng mga opisyal ng Estados Unidos at Pilipinas tungkol sa isyu ng South China Sea.
Sinabi niya na ang pahayag ng Pilipinas at Estados Unidos ay isang pagkakamali at naglalayong siraan ang lehitimo at legal na maritime law enforcement activity ng kanilang bansa sa South China Sea. Samantala, sa ibang aspeto naman, iniulat na plano umano ng Defense Ministry ng Japan na ibigay ang 2 guided missile destroyer nito bilang isang military assistance package sa Philippine Navy at layon umano nitong mapalakas ang kakayahan ng Pilipinas na bantayan at protektahan ang West Philippine Sea laban sa mga ginagawang aksyon ng China sa lugar. Inilunsad ang planong paglipat ng mga defense equipment dahil sa bagong military policy na kasalukuyang isinusulong ngayon ng Japanese government at ito ay sa gitna ng posibleng pag-aproba ng administrasyon ni Pangulong Marcos sa isang visiting forces agreement sa pagitan ng Tokyo at Manila. Ang pagbabahagi ng defense equipment at teknolohiya sa ibang bansa ay isang bagay na imposibleng gawin noon ng Japan. Ngunit kamakailan lamang, ang mga Hapon ay naging mas bukas tungkol sa ganitong posibilidad at sinabi ng ilang opisyal ng AFP na isa umano itong malaking tulong sa kanilang kakayahan. Sinabi na isang military defense analyst na posibleng i-transfer ng Japan sa Philippine Navy ang Hatakasi class guided missile destroyer na kinomisyon noong 1984 at ang 1959 Cold War era na Akizuki class destroyer. Dito nga mga kabalita natin, grabe rin yung suporta sa atin ng Japan na kung saan yung kanilang mga kagamitan eh handa nga ito nga ibigay o ipadala sa atin, no? Na kung saan eh patuloy yung nagiging tugon para sa ating bansa at hindi nga hinahayaan na talagang hindi makatulong itong Japan, no, sa ating bansa na kung saan yung patuloy na pagbibigay nga ng suporta at tugon, no, sa pangangailangan natin ay isang malaking hakbang at talagang bahagi ng Japan, no, para suportahan yung ating bansa sa ano't ano pa mga tila nga ba na maaari nating kaharapin dito nga, no, sa West Philippine Sea. Na mahalaga ito dahil talagang makakatulong at makakatugon to sa pagbabantay at talagang pagprotekta at pagtugon pa nga sa kakulangan natin dito nga, no, sa pagbabantay at kakulangan nga, no, sa ating mga kagamitan na maaaring ang makapagbigay ng mas karagdagang pagbabantay, no, para sa ating soberanya. At yun, tuloy pa natin. Iniulat ito matapos sinabi ng isang opisyal ng European Union na nais nilang palakasin ang kanilang presensya sa rehiyon sa pamamagitan ng pagsali sa mga joint military training exercises upang ipromote ang freedom of navigation at panatilihin ang kapayapaan sa West Philippine Sea. Sinabi ni EU Special Envoy to the Indo-Pacific Region na si Richard Tibbles na mga bansa sa Europa ay handang magbigay ng satellite surveillance upang tulungan ang mga bansang tulad ng Pilipinas na tumugon sa mga natural disaster at protektahan ang kanilang interes laban sa mga ginagawang pamimilit ng China. Ang hakbang na ito ay bahagi ng isang estratehiya ng European Union na inihayag na kung saan ay naglalayong bigyang pansin ang isyo sa Indo-Pacific region at upang makatulong ito sa seguridad ng rehiyon. Sinabi ni Tibbles na pangmatagalang pakikipag-ugnayan ay ibabatay sa pareho nilang paniniwala kabilang ang isang pangako na igalang ang demokrasya, karapatang pantao at pagsunod sa batas. Sinabi niya sa media na mayroon silang isang malakas na interes tungkol sa pagpapanatili ng freedom of navigation at overflight at ang global trading system ay hindi dapat maapektuhan sa tumataas na tensyon sa rehiyon. Idinagdag niya na susubukan nilang hikayatin at i-coordinate ang kanilang mga member states na ipagpatuloy ang mga ginagawa nitong naval visit at sumali sa mga pagsasanay. Ang mga naturang deployment ay magiging simple lamang ngunit maaaring gawing regular dahil sa pagkakaroon ng mas malakas na kakayahan ng ilang mga member states nito.
At yan nga mga kabalita natin yung mga ilang patungkol ng mga pahayag at tugon dyan na kung saan ito nga yung umanoy talagang patuloy natin nga ginagawang pagprotekta o talagang ipinaglalaban nating teritoryo laban nga sa panghimasok o pagpasok ng mga illegal nga ng mga Chekwa dito nga sa bahagi ng ating mga teritoryo o dyan sa West Philippine Sea na hindi natin hinahayaan na tuluyang masaklawan o tuluyang mautakan at magulangan tayo ng mga Chekwang to na kung saan kung inakailangan nga na talagang bigyang aksyon o talagang magbigay nga ng talagang pupwedeng hakbang yung ating bansa dito sa mga Chekwang to na pumapasok nga sa ating teritoryo ay gagawin at gagawin nga ito ng ating mga hukbong nakatalaga rito. No? Kung kinakailangan nga magbigay na nga talagang warning shot dito sa mga Chekwang to, talagang ibigay upang malaman din ng mga Chekwang to na seryoso yung ating talagang pagprotekta o talagang pagbabantay dito sa bahagi ng ating mga teritoryo. Dahil tila nga ba binabaliwala lang tayo ng mga Chekwang to, mga dipungal na dipunggol sa karagatan natin at patuloy yung mga aktibidad nilang hindi tama kabilang na yung mga talagang pagtatambak ng mga patay na corals na kamakailan lang talagang nadiskubre nga na nararapat lamang na talagang ipatupad na ang nararapat na batas no, sa bahagi ng ating mga teritoryo. At hindi nga hayaan naman na igyong mga gantong mga pinagagawa ng mga dipungal na dipunggol ng mga Chekwang to na ipaglaban natin yung talagang karapatan natin dito sa mga Chekwang to. At hindi nga no, talagang patinag sa pagnanais nila nga tila nga ba sila ang magmay-ari o sila nga ang makakubkob at tuluyang mapasakamay nila ang anumang nilalaman sa bahagi ng ating mga karagatan. No? At dito pa nga yung prehensya nga ng ating mga paalyansa kabilang na yung US na talagang handa tayong tugunan no, sa ano't ano pa mang hamon. At patuloy na nagbibigay nga ng malakasang tugon at prehensya rin dito at hindi rin nagpapabaya at patuloy ding hinaharap itong mga Chekwang to sa ano't ano pa mang pamamaraan na maaaring itugon at itulong nga dito sa West Philippine Sea. At syempre yung Japan no, na patuloy din yung talagang pagbibigay no ng mga kagamitan no talagang paglalaan sa atin ng mga tulong at pwede nating magamit o yung pwede nga talagang mapakinabangan ng ating bansa ay patuloy din yung isinasagawang tila nga ba responde para sa ating mga kagamitan at talagang patuloy din na binibigyang halaga yung ating bansa nitong Japan na talagang hindi tayo iniiwanan din sa ating ipinaglalabang mga teritoryo upang ipakita sa mga Chekwang to na hindi tayo nag-iisa na ipinaglalaban ng ating teritoryo laban sa mga tila nga ba tangkang pananakop ng mga dipungal na dipunggol ng mga Chekwang to at talagang patuloy yung mga bansa nga nais na magbigay at talagang suporta sa atin at na hindi rin tayo hinahayaan sa patuloy natin paninindigan at patuloy din sila nga nais magbigay ng mga suporta at talagang handang tumugon sa ano't ano pa mang hamon dito nga no sa West Philippine Sea na hindi rin pinapabayaan na tuluyang manaig yung kagustuhan ng mga dipungal na dipunggol ng mga Chekwang to. At yung iba pang mga patungkol ng mga pahayag at balita dyan at kayo, kayo lang bahala magkomento sa iba ba na nais nyo i-komento patungkol dyan. At yun muli syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa PHTV. Subscribe ka dyan mga kabalita. At yun mga kabalita, tumalang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita mga kabalita.